Sa nakaraang linggo ng makadiyos, makatao at makakalikasang paglilingkod. Araw ng Martes, sa muling pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, pinangunahan ito ng mga kawani ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office noong 28 ng Nobyembre 2023 sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone, Capitol Compound, Lungsod ng Batangas. Kasabay nito, binigyan ng pagkilala ng Kapitolyo sa pamamagitan ng Provincial Human Resource and Management Office ang mga kawani ng Provincial Assessor's Office na nakapasa sa ginanap na Real Estate Appraiser Licensure Examination noong buwan ng Setyembre 2023. Kinilala rin si Madison Elizabeth Lamont ng Lungsod ng Lipana itinanghal bilang grand winner sa ikalawang kategorya ng Jumpstart Model Philippines Season 4 na isinagawa sa SM Mall of Asia Arena noong ika-4 ng Abril 2023. Samantala, nakiisa sa programa si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, na nagpaabot ng mensahe at pagbati sa mga kawani ng Kapitolyo. Pagkatapos ng flag ceremony, pinirmahan naman ang isang memorandum of agreement sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas at Department of Social Welfare and Development Field Office 4A na naglalayong mas mapaigting pa ang implementasyon ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa lalawigan. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, inaasahang makabubuo ang mga stakeholders at Provincial Advisory Council members ng plano na tutugon sa mga natukoy na kakulangan batay sa Social Welfare and Development Indicators sa ilalim ng Kilos Unlad 4P Social Case Management Strategy upang masiguro na hindi na muling babalik sa kahirapan ang mga nakatapos ng 4Ps. Ang paglagda ay pinangunahan ni Governor Mandanas at DSWD 4A Regional Director Dr. Barry Archua kasama si na Provincial Social Welfare and Development Office Head Ms. Florita Lachica at Ms. Nelibet B. Mercado, DSWD Field Office 4A Division Chief Pantawid Pamilya Pilipino Program na sinaksihan ng mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Kasabay nito, kinilala ng Kapitolyo ang mga nagwagi sa Provincial Search for Huwarang Pantawid Pamilya Pilipino at Provincial Search for Exemplary Pantawid Pamilya Children. Noong umaga ring iyon, nanumpa sa harapan ni Governor Mandanas ang mga bagong halal na opisyal ng Provincial Federation of Parent Leaders kasabay ng pamamahagi ng 3rd and 4th quarter honorarium sa kanilang sektor noong 28 ng Nobyembre 2023 sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Umabot sa mahigit 12 milyon ang kabuuang halaga ng honorarium na ipinagkaloob sa 2,400 parent leaders. Bukod dito, nakatanggap din sila ng pamaskong handog mula sa Kapitolyo. Habang nasa 47 Federation at Barangay Associations of Senior Citizens ang tumanggap ng tulong pinansyal na nakalaan sa pagbili ng mga kagamitan. Makapananghalian, nanumpa naman sa harap ng Batangas Governor ang bagong halal na SK Provincial Federation officials sa pangunguna ni Voltaire Adrian Pua na nahalal na Federation President sa Dalubasaan Building Batangas Provincial Sports Complex. Si Board Member Pua ang papalit sa dating SK Provincial Federation President at Board Member Luis Gamuvale na kasama sa pagtitipon sina First District Board Member Junjun Rosales, Third District Board Member Fred Corona at DILG Batangas Provincial Director Alan Benitez. Personal ding dumalo si Governor Mandanas sa pagsisimula ng 18-day campaign to end violence against women and children sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office noong araw ng Martes na iyon sa Provincial Auditorium. Tampok ang temang United for a Violence Against Women Free Philippines, Violence Against Women Free Batangas na naglalayon na mas mapalaganap ang kamalayan at advokasya sa pangangalaga sa mga karapatan ng mga kababaihan. Dito, binigyan din ang mga batas at pulisiya para sa mga kababaihan na maaari nilang magamit o malaman kontra sa pananakit at karahasan. Nakiisa rin sa pagtitipon sina First District Board Member at Sangguniang Panlalawigan Committee on Social Welfare Chairperson Carlo Roman Rosales, 5th District Senior Board Member Claudette Ambida Alday, 5th District Board Member Arthur Blanco, 3rd District Board Member Fred Corona, Alakalusugan Congressman Ray Reyes, at Batangas Provincial Women's Coordinating Council President Attorney Cinderella Valenton Reyes. Araw ng Miyerkules, sa paglalayong makapagbigay ng inspirasyon at oportunidad sa mga kabataan, lalo tigit sa mga out-of-school youth sa ating lalawigan, nagkakaisang lumakad ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ang Batangas Province Alay Lakad Foundation Incorporated, kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan, mga pribadong tanggapan at civil society groups sa isinagawang 48 Alay Lakad 2023.
2023 na may temang Ituloy ang Lakad para sa Kabataan noong 29 ng Nobyembre 2023 mula sa Provincial Community Park sa Kumintang Ibaba hanggang sa Regina Armandanas Dream Zone Capitol Compound, Lungsod ng Batangas. Sa kabuuan, ang Alay Lakad na huling na isagawa ng Kapitolyo noong 2019 dahil sa pandemya noong 2020 ay nakalikom ng kabuuang halagang 1,700,000 piso ng pinagsama-samang ambagan mula sa pamahalaang panlalawigan, mga paaralan at universidad sa lalawigan, iba't ibang national government agencies, local government units, civic organizations, private companies, suppliers at mga pribadong individual. Nagpakita rin ng suporta sa Alay Lakad 2023 sina Vice Governor Mark Leviste, anak kalusugan Congressman Ray Reyes, Provincial Information Office Head at Chief of Staff Maria Isabel Bihasa, Provincial Social Welfare and Development Office Head Florita Sila Chica, Provincial School Board Head Ms. Gina Ferriols, 5th District Senior Board Member Claudette Ambida, 5th District Board Member Bart Blanco, Mataas na Kahoy Vice Mayor Jay Manalo Ilagan, at iba pang mga opisyales at kawani ng Kapitolyo at National Government Agencies. Kinabukasan, aktibong nakibahagi sa Calabarzon Regional Development Council Chairperson at Batangas Governor Hermelando Mandanas sa ginanap na 2023 Energy Investment Briefing for Region 4 ng Department of Energy Investment Promotion Office noong 30 Nobyembre 2023 sa Tagaytay City. Tampok na idinaw sa pagtitipon ngayong taon ang pagtalakay sa Energy Virtual One-Stop Shop Act, Local Government Unit Energy Code, Energy Projects ng Naturang Rehiyon at Benepisyo ng Energy Regulation 1-94 para sa mga host communities. Ayon kay Governor Mandanas, malaki ang kaniyang pasasalamat sa DOE sapagkat nabigyan ng pansin at naibahagi sa isinagawang briefing ang Energy Status Report ng Calabarzon pagdating sa energy-related initiatives nito, lalo't higit aniya na nasa Region 4A ang halos 60% power generation ng Pilipinas. Ipinunto rin ng gobernador na mahalaga ang pakikiisa ng mga lokal na pamahalaan para sa pagpapalakas ng mga programang pang-enerhiya ng bansa. Bukod pa rito, maganda rin ani ang pagkakataon ng isinagawang pagpupulong upang mapag-usapan ang katiyakan ng implementasyon ng Energy Regulation 1-94. Dito ay natutukan aniya ang pagpapaganap nito upang makapagbalik o makapagbahagi ng pinansyal na benepisyo ang mga power generation companies sa kanika nilang mga host communities o sa mga lugar kung saan nakatayo at may operasyon ang kanilang mga energy generating facilities. Nakasama ni Governor Mandanas sa nasabing energy briefing sina Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Officer Celia Achenza at Attorney Marian Estipona. Ika-isa ng Disyembre, araw ng Biyernes. Sa pamamagitan ng katarungan at katotohanan, makakamit natin ang tunay na kapayapaan at kaayusan tungo sa adhikain ng pagkakaroon ng magandang buhay. Ito ang naging laman ng mensahe ni Governor Hermelando Mandanas matapos ang kaniyang masayang pagdalo bilang panauhing pandangal sa isinagawang General Christmas Party ng Batangas First Level Judges Association Incorporated noong 1 ng Disyembre 2023 sa Taal Convention Center, Taal, Batangas. Hango sa temang Pistang Pasko sa husgado ng mga Batanggenyo, naging mainit ang pagtanggap ni na Batangas First Level Judges Association President Judge Maria Socorro Godoy at Vice President nitong si Judge Librado Chavez sa pagdating ni Governor Mandanas sa naturang aktibidad. Pinasalamatan naman ng samahan si Governor Dodo para sa walang patid na tiwala at pagsuporta nito, gayon din ang buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa samahan ng First Level Court Judges at First Level Clerks of Court sa lalawigan ng Batangas. Pagkatapos sa Taal, dumiretso ng Malbar, Batangas ang gobernador. Destination Batangas. Right place, right time, right now. Ito ang naging sentro ng Batangas Development Summit ngayong taon kung saan naging panauhing tagapagsalita sa isang press conference si Batangas Governor Hermelando Mandanas noong 1 ng Disyembre 2023 sa Fidelis Ballroom, Lima Park Hotel, Lipa, Malbar, Batangas. Dito nabigyang pagkakataon si Governor Mandanas upang maglahad ng iba't ibang aktibidad. Dito nabigyang pagkakataon si Governor Mandanas upang maglahad ng iba't ibang aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng 442nd Foundation Anniversary ng probinsya sa darating na December 8, 2023. Gayun din, ibinahagi niya mga plano at programa para sa lalawigan, kasama na ang maraming business at investment opportunities at mga adhikain kaugnay ng mga usaping pangturismo, musika at sining at kultura. Pinangunahan din ng Batangas Governor ang pagbibigay ng key to the province
Philippines Award para kina Elena Trusova, ang Cluster Operations Lead ng JTI Asia Manufacturing Corporation, at kay Masatoshi Hiyoki, na Director naman ng Sobi Kojay Philippines Incorporated. Ang Key to the Province Award ay tinuturing na isang simbolismo ng pagpapahalaga ng Batangas sa mabuting kalooban at pagsuporta ng mga pinagkalooban nito sa paglago at pagunlad ng lalawigan. Nakasama ng Gobernador sa naturang Prescon sina Vice Governor Mark Leviste, Attorney Marian Tinchuy Estepona at Ms. Teplan Dichuona. Personal rin na kaisa bilang panauhing pandangal si Governor Mandana sa opisyal na pagbubukas ng 43rd Girl Scout of the Philippines National Camp na ginanap sa bayan ng Rosario, Batangas mula ika-isa hanggang ika-anim ng Disyembre 2023. Binigyan din ng Gobernador sa kaniyang mensahe ang importansya na ginagampana ng mga kabataang Girl Scout sa lipunan. Gayun din ang kahalagahan ng mga inisyatibo at hakbangin ng mga ito sa pangangalaga, pagpapalakas ng kamalayan at pagkakaroon ng aktibong papel sa pangangalaga siwa sa ating kalikasan. Nakasama ni Governor Mandana sa National Camp sina GSP Batangas Council President Honorable Charito Apacible at Vice President Attorney Cinderella Valenton Reyes, 4th District Congresswoman Lianda Bulilla, Rosario Acting Mayor Edward Aguilar, Malvar Mayor Cristeta Reyes at iba pang opisyal ng Kapitolyo, kabilang si Ginang Jocelyn Montalbo. Nasa humigit kumulang 2,100 na individual mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakaisa sa annual 43rd GSP National Camp na isinasagawa sa lalawigan ng Batangas sa kauna-unahang pagkakataon. Nakiramay din si Governor Mandana sa pamilya at mga mahal sa buhay ng mga namayapang kapwa lingkod bayan. Nagtuho siya sa burol ni na Vice Mayor Noel Bertuccio sa bayan ng San Jose at konsehal at dating ABC President Joaquin Salud Jr. sa bayan ng San Juan. Bukod sa maraming mga aktibidad at pagpupulong na personal na dinadaluhan ng Gobernador, tinitiyak din ito na mabibigyan ng pagkakataon na makadaupang palad ang mga bisitang nagtutungo sa kanyang tanggapan. Malugod niyang tinatanggap at kinakausap sa kaniyang tanggapan ang mga individual at grupo na nagpaabot ng kanika nilang mga pakay at pangangailangan. Kabilang ito sa mga naging aktibidad ni Governor Mandana nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat Pilipinong Batanggenyo.